So ayan, magandang morning po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, kumusta po kayo? Sa araw pong ito, ang vlog po natin ay para po sa lahat ng mga ka-business family. Makinig po kayo, pakinggan po ninyo ang vlog nito, baka po makatulong. Kahapon nga po ay nag-anunsyo na nahack po yung account ni ka-business. Ano po? At ngayon po, nakita natin na wala na yung channel, iba na yung naka-live, ano? At wala na yung kanyang mga video. Okay? So, ano nga po ang posibleng mangyari dito? Mawawalan na po tayo ng pag-asang makita pa si ka-business muli. Hindi na po ba natin makikita ang kanyang mga vlog? Well, mga kaibigan, ito po yung ating mga sasagutin. Ano po? Sa pagpapatuloy po ng ating vlog, mag-standby po kayo. Pero bago po ang lahat na yan, hinihiling ko po sana na i-follow natin yung kanyang ka-business family. Ka-business family na vlog na channel. Ano po? Meron po siyang ka-business family. For the meantime, doon muna, pumasok muna tayo doon para at least may backup account tayo. Okay? So para po at least ma-ano natin. Ayan, okay. So subscribe na tayo. Subscribe na tayo diyan. Nandiyan na po sa baba ang link ng ka-business family. Okay? So ito nga po mga kaibigan, ipagpatuloy natin. Una po sa lahat, nakaranas din po ako ng parehas na karanasan ni ka-business. Kaya nararamdaman ko yung nararamdaman ngayon ni ka-business. Sobrang sakit po at sobrang hirap, nakaka-stress po yan. Pero para po sa ating mga ka-business family, huwag po kayong mag-alala. Mapanatag po ang inyong kalooban. Sa ngayon po, makita natin na wala po yung channel ni ka-business. Ang kailangan lang na dapat nila is ma-report ito sa Google Support. Importante pong ma-report nila ito. Pagkatapos yun ay magbibigay po si Google ng form para po fill upan nila kung ano po yung nangyari. So nandun po yung mga detalye na kailangan nun. Pagkatapos po yun, ma-forward nila, hihingi po si Google Support ng isang Gmail ad nila, yung kanilang backup email ad na pwede pong kontakin sila. At napakaganda po nito dahil tulad nga po ng sinasabi natin, mayroon po siyang ka-business family account. So pwede po niyang magamit as a support account para makontak ang Google Support. Okay? Pag nakontak po nila ang Google Support mga kaibigan, magkakaroon po ng investigasyon si Google dito. So it's either, baka magulat po kayo na mangyari po since nagkaroon po ng kakaibang paggalaw sa kanyang channel dahil na-live ito ng ibang tao, it's either magkaroon po ito ng tinatawag na termination. So, mati-terminate po ang kanyang channel. Baka po magulat kayo, masasabi, or baka magulat din sila ka-business, sila Papa Dins, no? Sana mapapanood nila ito, posibleng magkaroon ng tinatawag na termination. It's either makita nila bukas yan. So, pero wag po silang mag-alala. Pag sinabing termination, nagkaroon na po ng safeguarding si YouTube about sa Gmail nila. Kinuha po nila yan, itinago nila, kaya hindi na po nakikita. Regarding doon sa mga video na sinasabing na-delete, hindi po na-delete yun. Naka-private lang po yun. Pero may chance po na ang ibang video doon ay na-delete nga po. Pero yung ibang mga video ay nandun pa. Sana nga hindi mangyari, no, na ma-delete yung lahat ng mga video. Pero sure po ako, mayroon pang natitirang video doon na naka-private lang. Pagkatapos po nito mga kaibigan, na nakapag-report sila, so magkakaroon sila ng appeal. Ibig sabihin, mag-a-appeal sila kay Google kung may mali po doon sa nangyari. So, mag-a-appeal po sila, papadalhan po sila ng form na pipil upan nila, form of appeal yun. So, pipil upan nila at kanila lang sasabihin na yung kanilang YouTube channel was hacked. Ipapadala po yun doon po sa Google ulit. So pag nangyari po yun mga kaibigan, antayin lang po nila after 6 hours to 12 hours. Pag lumitaw na po uli, yung lilitaw po uli yung channel ni ka-business, pero yung pong channel na yan, pag lumitaw po yun, nakapangalan yan doon po sa pangalan ng hack. Ibig sabihin, mula sa hindi nakita, makikita uli, lilitaw, pero nakapangalan po ng hack. Ang gagawin lang po nila, i-access nila. So, pag na-access na po nila, kasi ibibigay na po sa kanila yung Gmail account nila, ma-access po nila yan, yung kanilang Gmail ad,
doon na po yung time na pag napasok nila, papalitan po nila yung pangalan, ibabalik po nila sa dati. And then, ipapublic po nila lahat ng mga video. So, pag nangyari po yun, magkakaroon na po ng security, isa sa ayos po yung mga security features, yung two-factor authentication, mayroon pong Gmail, yung kanilang support na Gmail. So lahat po ng ano ay isasayos, at yan po ay trabaho na po ng mga IT. So I do believe kaya na po yan ni Boostin, no. Ito po ang kaya po tayo nag-vlog, kasi gusto po natin sabihin, no, sa mga kapamilya, ka-business, huwag po kayong mag-alala, mapanatag lang po ang iyong kalooban. Makukuha po yun, hindi pwede. Tandaan po natin, ang YouTube platform ay napakasigurado. Ito po ay secured platform. Ang pinaka-importante lang, makita na YouTube na ikaw mismo ang nagmamay-ari ng channel na na-hack. So, pag nangyari po dyan, ang mangyayari po niyan, mga kapatid, ay magkakaroon po siya ng ipapakita po niya yung mga identification niya, pagpapatunay na siya yun. So, kasama po yun sa mga isasubmit. Okay? So, sana po ay suportahan natin si Kabusiness ng Prayer, panalangin. Nauunawaan po natin yung stress na kanyang pinagdadaanan so far, mula pa nung panahon na si Buknoy ay na-ospital, nawala si Bung, at ito na po naman ang kanya na po mismong channel. Napakalaga po ng channel na ito, kasi batid po natin na ito po, mga kapatid, ang kanyang pinagkukunan o daanan po ng pagtulong sa mga mahihirap na nasa laylayan ng lipunan. Sobrang nakaka-stress po yun. Sobrang nakakapagod pong mag-isip, dahil ang kanya pong naramdaman ay naramdaman ko. Pero kung makakarating man po sa inyo ito, ka-business, Mrs. Ka-business, Papa Dins, at sa lahat ng mga kapduang, mapanatag lang po tayo. Gawin nyo lang po yung mga proseso step by step, at makukuha din po yun. Hindi po yun mawawala. Makukuha po yun. Nananalig po ako makukuha. Una din po, napakabuti po ng inyong ginawa. Maganda po ang content ninyo, at ito po ay puno ng pagtulong. Magkakaroon lang po, mga kapatid, pagkakataon na hindi makuha na yung channel, hindi na po maibalik kung mayroon siyang tinatawag na violation. Ang violation po ay nagawa noon pa man, kahit noon pa, matagal na panahon, nung ginawa yung kanilang channel, hanggang sa kasalukuyan, kapag ito po ay nakita ni YouTube na mayroon pong nagawang violation, yan po lang yung pagkakataon na hindi na po maibabalik sa kanila yung channel. Pero sa aking pananaw, sa pagkakita ko, sa pag-assess ko sa channel ni Ka-business, wala pong violation na nagawa. Napakaganda po ng channel niya sapagkat puno po ng pagtulong. Hinihiling ko po sa inyo, sa lahat po ng ating mga ka-business family, taimtim na panalangin, dasal pa rin po sapagkat kapag ipinagkaloob ng Diyos, ibabalik din po sa atin. Kaakibat po yun, yan po yung ating magagawa sa oras na ito, habang ginagawa naman po yung technical na aspito ni Busdib, ano po, at ni Papa Dins. Pero sa lahat po ng mga ka-business family, again, ito po ang mensahe ko sa inyo, mapanatag po kayo. Huwag po kayong mabahala. Ganun din po si Mrs. Ka-business. Naunawaan po natin, sobrang stress na po si Mrs. Ka-business at si Mr. Ka-business. Mapanatag po kayo, sir, ma'am, maging mapanatag lang po kayo. Makukuha po yun. Tandaan po natin, very secured po ang channel, ang YouTube channel. Okay? So, kailangan lang po natin step by step pagdaanan. At kaya ko po naman nasabi ito, mga kaibigan, sapagkat tulad ng sinasabi ko, halos parehas kami ng pinagdaanan ni Mr. Ka-business. Noong pong January ay nahack din po ang channel ko, pero after 2 days po, naibalik po sa akin. And glory to God, kasi naibalik po. Ang isa lang po sa posibleng mangyari, ano po, maranasan nila once na naibalik na po yung channel, ang mangyayari po doon, kung halimbawa may mga deleted videos, so ang mangyayari po noon, magsasuffer po yung kanyang algorithm. Ano po ang epekto nan? Kung magsuffer po yung kanyang algorithm, it's either mataas man ang kanyang views, pero mababa po ang revenue na ibibigay ni YT. Dahil para siyang nag-start sa umpisa. Pero pansamantala lang yan. Bakit? Kasi mayroon siyang organic na kapamilya na agad-agad susuporta, agad-agad manunumbalik. Kung baga agad-agad, ibabalik yung lakas. Kasi pag nabawi po yung channel niya at mayroon pong mga deleted videos, parang ano siya, parang ang channel niya bumalik sa pangkabata, gumapang po yung gagapang yun. Yun po yung mangyayari dun.
Makikita po natin, malakas po ang views niya pero mababa po ang ibibigay na revenue. Pero, pansamantala lang yan dahil lahat naman po ng mga videos ni Mr. Kabusiness ay nakikita naman po natin ang kanyang views, no? Hindi po bumababa sa 40,000 sa isang araw hanggang po paakyat ng 100,000. Constant po yun, every video po, dahil meron na po siyang organic na supporter. Kaya po mga kaibigan, again, tulungan po natin si Kabusiness sa pagdarasal. Huwag po tayong mabahala. At this time, kailangan po natin, at mapanatag lang po kayo, ano, ay gaya po ng aking sinasabi, Mrs. Kabusiness. Sana po mababasa, mapanood po ninyo itong video ito. Kahapon pa po ako nagkukontak, hindi ko alam kung paano. Pero sana po sa pamamagitan po ng vlog nito, makatulong po sa kanila at sa lahat ng Kabusiness family na huwag po tayong mag-alala. Okay, yan po ay makukuha at sa oras po na makuha na yan, suportahan po natin, tulungan natin, kailangan po natin palakasin muli ang kanyang channel. For the meantime, napakaswerte at napakapalad po ni Mr. Kabusiness dahil agad-agad, bago pa man mangyari ito, mayroon na silang nagawang backup account. Ito po yung Kabusiness family. Kaya sana po, habang inaantay natin yung resulta, doon po muna tayo. I-full swing na po natin yung Kabusiness family. Suportahan na po natin yan. At syempre, kung nangyari yan, tunay nga ang kasabihan, sa bawat problema dumarating, may magandang ibibigay sa iyo ang Diyos. Nasisiguro ko, magkakaroon ng dalawang malakas na channel. Si Kabusiness, ito po ay ang Kabusiness official at ang Kabusiness family. Sure bull po yan. Nakikita ko yun. Okay, so hanggang dito na lang po muna mga kaibigan ng aking vlog. Pasensya na po kayo, medyo maingay ang paligid. Ano po, medyo maingay po ang aming mga kapitbahay, may mga music. Hindi ko lang alam kung sumusunod sa inyo. So thank you so much po sa inyo. Again, ako po si Taong Gala. At sana po mga kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel, pakisuportahan po. At tayo po ipatuloy na magbibigay ng mga reaksyon po kay Mr. Kabusiness sa susunod pa rin pong mga araw. Magandang araw po mga kaibigan at shoutout po sa lahat ng mga sumusuporta ng ating channel. Andyan po ang Friends Life Matters USA, ang Team Budol, nandyan po ang Team Pima, ang Team Bornibol, ang Team Unity. Okay, at shoutout po sa aking kaibigan na si Varline TV na isang magaling na senior. Maraming maraming salamat sa inspirasyon kung bakit po tayo natututo din kumanta. Hanggang sa muli po mga kaibigan, mabuhay.